So what's up mga kasorti? Good morning, good morning. Ayan, nandito naman tayo mga kasorti para ipakita ko sa inyo at ituro ko sa inyo kung paano naman tayo nagputol ng mga sanga na itanim natin at ngayon ay successful na, no, na tumubo. So, dali, inaabangan pa lang natin siya ngayon mga kasorti. Right, so bago ko sa inyo ipapakita mga kasorti, no, itong bonsai na ito ay kung bago lang kayo dito sa aking channel, napadaan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, paki-like and share na rin mga kasorti para marami tayong maingkan yung mga kaibigan sa bonsai. Alright, so ayan po mga kasorti at papakita ko sa inyo kung ano itong aking bonsai na gagawin. Mga kasorti, isang argaw, no? Medyo matanda na siya at ayan, pasisya na kayo sa ingay na inyong naririnig, no? Isa siyang argaw mga kasorti. So ito yung binili kong argaw mga kasorti, is may sanga to dito dati. Ayan. So dahil may naisip ako sa kanya, kaya tinanggal ko yung isang sanga dito, pinutol ko at saka tinanim mga kasorti. Ayan. So ayan, nagkaroon na siya ng forma, puro, pero inaabangan pa natin siya ng mga ibang sanga. So kailangan mamili pa ako dyan pag lumaki yan mga abang na yan. Alright, so yung nanggaling dito mga kasorti is tinanim ko. Ito na siya. Ito. Ito na siya. Yan. So tinanim ko siya dati sa ano lang, sa isang galon. So nung pagkatubo niya mga kasorti is niripat ko siya kasi maliit na yung plastic na pinagtanim mga kusa niya. So sa pagtanim ko mga kasorti, dahil wala pa akong alam nun, so itong mga ugat mga kasorti, inangat ko na lang siya. Hindi ko siya pinutulan. Yan, hindi ko siya pinutulan. So ang ginawa ko, inangat ko para magkasya siya doon sa dating pasok na pinaglipat ako. Actually, naripat ko na siya ulit. Pangatlong ripat na ito guys. So yan. Kaya itong mga ugat na ito guys, ayan, is umangat siya. Ayan. So dahil na rin sa nagustuhan ko, hindi ko na siya pinutol. Ayan, hanggang sa lumaki. So 1 year na siya ngayon guys, no? 1 year na ngayong August na ito. So mas lumalaki pala yung mga ugat kapag naka-expose siya. Yan, nakalabas mga kasorti. So actually mayroon pa nga siya dito. Ayan, no? So ayan ngayon yung mga pinapalaki ko pa, no, inaabangan ko kasi baka yung mga ugat niya doon sa loob is dumami na. Kaya siguro mas maganda kung i-repot uli natin siya next month, no? Ayan. So ayun mga kasorti, is ito nanggaling yan dito. Ito. So ilalapit natin siya dito. Ayan. Kung titingnan na ito mga kasorti, tsaka yan, halos hindi magkalayo. Malaki lang ito ng konti. Ayan. So dyan, napakaganda ng kanyang sibul. Ayun, no? Kisa dito, ito kasi is nagkasakit to guys, no? Nung pinutulan natin siya dito, parang na-stress siya guys. Ayun, no? Parang na-stress siya. So ayan. At ito yung straight lang to siya kasi dito guys eh. Ayun, no? Straight siya dito dati, gumanon. So pinutol ko siya. Ito. Ayan, tinanin ko. So ngayon, ito na siya guys. Ayan. Sobrang kapal na. Ayan, oh. Naiwire na natin yung iba. Ayan. At saka, ang nakuunan ko dito ng aral guys is, mas
nagiging ano pala, mas nagiging malusog, no? Kapag pinutol mo siya. Kasi ito kasi yung pinakapuno niya, guys, eh. Ayun, no? Kaya kung titingnan niya yung ugat, yan, mas malaki kisa dito. Yan, kasi yung ugat niya, yan. Actually, ito, guys, is mahigit na rin isang taon to. Kasi nung bata pa siya, nung ina natin pinutol, eh. Ayan, no? Ayan. So, sa Argao pala, guys, no, kung bago lang kayong nagbubonsay ng Argao, is hindi siya mahirap buhayin, no? Kahit putulin mo yung sanga, itanim mo, yan, tusok mo siya, nabubuhay siya. So, ito nga yung ginawa natin, guys, no? Pinutol, tapos tinanim. Ayan. So, ito ngayon yung isa niyang sanga. Ito yung puno, ito yung sanga. Ayan. So, mas malago pa siya, guys, yung sanga. Ayan, no? Mas malago pa yung sanga. Na-wire pa natin, no? Actually, itong Argao, guys, napakadaling ibonsay, no? Ayan. Ito siya is in-expose ko siya sa ano, sa full sun. So ang resulta, guys, ganyan siya. Kaya binalik ko siya dito sa malilim, kagayon to. Kasi ito, dito lang siya sa lilim, guys, so. Ayan. Hindi ko siya pinulsan. So ayan, ang ganda. Ayan, no? Ayan. Napakaganda, guys. So ayan, kung bago lang kayong nagbubonsai, pwede nyong gawin yan, guys, sa Argao. Ayan. At kung malapit lang kayo dito sa aking area, Quezon City, so message kayo, mag-comment kayo, guys. Marami akong Argao dito, no? Sa isadyaan nyo lang ako dito, sadyaan nyo lang ako sa aking lugar, ibigyan ko kayo ng Argao na panimula, no? Kayo na ang bahala magpalaki at magabang. So ito, guys, is mahigit isang taon na ito. Ito isang taon na ito, no, na inabang-abangan ko. So yan, putol yan, trim-trim lang. So yan ang ginawa ko lang, guys, while so ayan, yung iba nga bumabaon na, ayan, no? So pinapalakas lang natin uli para ikakating na natin siya uli. Ayan. So ayun, guys, maraming salamat, Kasurti. Sana ay meron kayong natutunan, no, dito sa pagbubonsai. At siyempre, kung kayo ay isang baguhan lang kagaya ni Kasurti, nagsisimula. Ayan, guys, ako nagsisimula pa lang, pero napakadami ko na. Ayan, guys, oh, ang dami ko ng ayan, ang dami kong pinananim, no, nagtanim. Ayan, yun, binili natin yun ng Davao. So napakaano na, wild na. Ayan, no? Ayan. So ayan, tanim-tanim lang. Kung bago lang kayong nag-uumpisa na nagbubonsai, so mas makakatipid kayo kung magtatanim kayo, guys, no? At mula sa pagtatanim na yan, umpisahan nyo doon ang gusto nyong style ng bonsai. Nang parang sa ganun, habang kayo ay nagpaparami ng mga bonsai, lumalago sila. So nai-improve nyo yung gusto nyong design sa bonsai. Alright, so maraming salamat, mga Kasurti. Sana ay nakatulong ako sa inyong panimula na pagbubonsai. Maraming salamat sa inyo. At siyempre, kung kayo ay mahilig magbonsai, mga Kasurti, ito, manood lang kayo sa mga video na ina-upload ni Kasurti, para nang sa ganun ay meron na kayong idea at nang matuto kayo sa pagbubonsai. Alright, so ito po si Kasurti, ang lagi nagpapalala at lagi nagsasabi, lahat po sana tayo ay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa, na tayo po ay pagpalain at surtihin sa buhay. Thank you.